Good afternoon, people! Oh my gosh, red lips, pink top, da, ako na talaga, yellow shorts, o, diba? Colorful na colorful. Kakain tayo ng lunch, guys. What time na ba? 12:24 na ng hapon. Meron akong package dun na gusto kong itry on mamaya. Pero, ano tayo, kain muna tayo. Iba yung itsura ng mata ko, guys, kasi iba yung contacts ko. I'm using the contact lenses from TTDI. Hindi siya same size nung contacts na ginagamit ko noon. Medyo malaki siya. Tapos, basta, di ko siya masyadong bet. Gusto ko kasi yung maliit lang. Kaya lang feeling ko pa-expire na yung una eh. Brown pa din siya. Tapos, wala siyang harsh na border. Kaya lang mas malaki siya. So, parang nag-iiba yung itsura ng mata. And then, on my lips, I have on Vice Ganda na liquid lipstick. Red yung shade. Tingnan nga natin kung ano shade nun. Hindi ko din alam kung bakit ako nag-red lips. Pero, ito siya. Phenomenal matte liquid lipstick. Shade niya is Phenom. Ito. Ganyan yung itsura niya sa lips ko. Kain muna tayo, guys. Nagsinigang ako kagabi. Tingnan nyo, hindi ko inano yung bed kasi sabi ni Dan, baka daw pumunta si Manay this weekend. And hindi pa sure, tinext ko si Manay kahapon. Nagluto ako ng sinigang. Meron pa akong leftover dito. Siguro mga, like makakain ko pa to ng dalawang araw pa. Ito yung ulam ko kagabi. Mag-init muna ako ng ano, guys, sinigang. Iba yung boses ko do. Sana hindi ako magkasakay. Ayan, mag-iinit lang ako ng ganyan karami. Maliit to, guys. See, sobrang liit na to. And hindi ko na siya mi-microwave dito na lang. Pero yeah, ito pa yung matira. Diba? Ako na talaga ang nagsisinigang. Meron lang akong announcement sa mga, ito ha, sa mga shops lang na gusto mag-send sa akin ng mga products. Meron akong mga nakakausap sa Instagram. Meron ding mga nag-i-email sa akin na gusto nilang mag-send. Like yung, alam nyo yun, yung mga Instagram shop, yung may mga Shopee na gusto mag-send sa akin ng products. Kaya lang, most of the time naghihindi kasi ako, guys, kasi sobrang mahal ng shipping papunta dito sa Australia. Sinabi ko na pag-uwi ko na lang ng Pilipinas. And hindi ko na maalala. Sa dami ng nag-message sa akin ng mga shop, hindi ko na maalala, guys, kung sino-sino yung mga yun. Hindi ko na makita sa Instagram ko sa dami ng messages na natatanggap ko doon. Iba talaga yung boses ko doon. Sa mga shops na may plano, ito ha, sa mga may plano lang, hindi ako naghihingi ng kung ano-ano. Sa mga may plano lang, lalo na yung mga shops na nag-promise na ako na sasabihan ko pag uwi ko ng Pilipinas, hindi ko na kasi kayo maalala. And tinry ko din i-check yung email ko. Yung iba ang tagal na kasi. Meron pang mga shops na gustong mag-send sa akin way back 2017 nung umuwi kami nung Pasko. It's sobrang busy. Kapag kasi sinend nyo na nandun ako sa Pilipinas, most likely it won't make it. Lalo na ngayon na sobrang bilis lang ako nandun. Yung iba kasi naghihintay ng vlog. Yung vlog ko late siya, guys. So once napanood nyo to, sa mga shops na gustong mag-send, sa mga gusto lang mag-send ha, lalo na yung mga nakausap ko na noon, please email me. Yung email ko, business inquiries, nasa description box ng video na to. Kapag kayo nagpadala, mag-haul ako, guys, and i-feature ko, i-leave ko yung links ng mga shops nyo para matulungan na din natin yung mga shops na nagbibenta para aware ang mga tao na you guys exist kung kailangan nyo lang naman. Lalo na yung mga nakausap ko noon, and pasensya na kung hindi ko na kayo mahanap. As soon as mapanood nyo itong video, please email me para sure ba na matatanggap ko siya while nasa Philippines ako, kasi most of the shops na nag-contact sa akin noon, nandun na ako sa Pilipinas, nabasa ko na siya, nakabalik na ako dito sa Australia. So please email me, guys. Nag-promise na ako sa maraming shops noon na next year pag uwi ko, i-message kita. Ay, hindi ko na makita eh. So, pasensya na po. Yung internet ko ang bagal. Hindi ako maka-edit ng thumbnail. So, mag-unboxing tayo, guys. Pakita ko sa inyo yung pinadala sa akin ng Kapshi. So, yung Kapshi, meron doon silang maraming mga bagong extra small. Eh, aware sila na nung finiture ko yung mga products nila previously, ano, maraming mga hindi kasya sa akin. And normal na naman sa akin yun, diba? So, it wasn't like a shock for me na hala, walang kasya. Pero sabi nila, meron kaming mga bagong extra small, gusto mo ba itry? So sabi ko, sure, why not? And sinenda nila ako, guys, ng mga extra small. And pinapili din nila ako ng mga swimwear na gusto kong itry from the website. As usual, packaging is like up there. Ang ganda ng packaging nila, tingnan nyo. Nakalagay talaga Kapshi.
And ganyan siya. This one, hindi siya extra small, but I feel like magkakasya to sa akin. Kasi yung material niya, very stretchy. Feeling ko lang kasya siya. And just by looking at it now, I'm pretty sure kasya to sa akin. Yung bottoms, I'm not 100% sure, but it looks like that. I think kasya to. Yeah, I think kasya to, guys. Ipapakita ko sa inyo mamaya. Itatry ko yung mga kasya. Ililive ko pala yung links nito sa description box, guys, ha? Second one is... Uso na ngayon yung sobrang high, no? Nakita-kita yung bugan mo. Uso na siya ngayon. This is extra small. Parang pa dito na talaga siya, no? High-waisted siya, pero kitang-kita yung dito mo, no? Yung kabuganan. Kabuganan talaga. Ang ganda ng kulay. Ayan. Kasya to sa akin. Kasi natatay mo yung likod, eh. Ahay! Exciting! Guys, nasabi ko na to sa mga Kapshi hauls ko. Sobrang gaganda ng quality ng Kapshi. As in, sobrang gaganda talaga. Very well packaged. Very well, like, presented as well. Kasi lahat talaga ng swimwear merong mga ganito. Like, see, may pa-code pa to download their app. This one is size small. Hindi to kasya sa akin. But it's so cute. Tingnan nyo. May mga ano... Flamingo ba yan? Alam sa hindi to kasya sa akin. So, ibabalik ko to sa packaging. Lalagay natin yan sa pamigay pile. Yung plano ko nga pala, guys, is magbabalik bayan box na ako. Hindi kasi ako nagbabalik bayan box kasi umuwi naman ako regularly. Pero now na ako lang mag-isa, uuwi, na-feel ko na na parang kailangan ko ng tulong ng balik bayan box. Kasi kapag magkasama kami ni Dan, okay lang. Kasi malalaki yung luggage namin, malalaki yung allowance. So, like, 1.5 ng luggage namin, puro pasalubong lang lahat. So, okay lang siya. Pero ngayon na ako lang mag-isa, wala, hindi kasya sa isang luggage. Tapos, meron pang mga gamit ko. Alam mo yun? So, magbabalikbayan box na ako. And, meron akong plano actually na gawin sa balikbayan box. Give away something, mga ganun. Like, mag-ipon ng marami sa balikbayan box, tapos ipag-give away sa, like, you know, isang winner. Ganon. Yun yung plano ko. Pero hindi pa final. Plano pa lang. Pero feeling ko gagawin ko siya. Okay. Next one. Ito feeling ko kasya sa akin. So, small din to siya, guys. Pero, maliit siya na small. Nanonood-nood kasi ako ng mga try-on hauls ng mga Kapshi na swimwear. And isa to sa mga kapag na-feature nila sa haul nila maliit. So, yeah, feeling ko kasya to sa akin. Try natin yan mamaya. In-order ko to nung una, pero hindi nila napadala. Siguro out of stock when they sent me the items. Pero extra small to siya, guys. And maganda. Gusto ko tong kulay nito. And gusto ko din na ano siya, one piece siya. Kaya lang, parang kung titignan, feeling ko malaki siya sa akin. Yung dito sa baba. Feeling ko yung taas kasya, pero yung baba hindi. O extra small. Nakikita ko sa tag. Ay, maliit to... Ayan. Wait, meron siyang pa-ruffle-ruffle, oh. I-open ko lang lahat, tapos i-try ko, guys. Ay, ang ganda nitong kulay na to. Ay. Ay, okay. Maganda, maganda. Maganda yung kulay. Napaka-fresh sa mata. Ganyan siya. I'm not a big fan of like two-piece na printed pareho, yung top at saka bottom, tapos sobrang terno. Okay lang sa akin, like... plain color, tapos match siya sa plain na bottoms. Pero kapag ito printed, hindi ako masyadong fan. Pero ito kasi, iba siya. Like, printed siya, pero ibang, pwede mo siyang ma-reverse, reversible siya. So, okay lang print, basta hindi like, sobrang magkapareha. Parang ayaw ko ng sobrang magkaparehang print. So, ito, maganda to. Pero feeling ko malaki to sa akin. Tingnan natin mamaya. Ooh, ang ganda. Sexy back. Pak, the, pero malaki. Alams na. Malaki to. Hindi to magkakasya sa akin. Ay, ito maganda. So, see, ganito yung sinasabi ko. So, printed siya. Top at saka bottom. Pero magkaibang prints. So, ganyan okay lang. Ah, baka naman okay lang. Kasi yung likod natatay. Pero yung bottoms kasi ang laki tingnan. Okay. Ooh, yellow. Wala bang mas yellow pa dito? Ala, yellow na yellow siya. See, ito okay lang din. So, printed siya. Pero magkaiba yung print ng pang-itaas at saka pang-baba. Bakit napaka-confusing na ito tingnan? Wait, what? Ano da? Ah, okay. So, ito yung harap. Ganyan. Okay.
Oh, ang ganda pa sana. Oh, sana kasya to kasi ang cute. Tapos hindi siya ganun ka-revealing sa likod kasi ngayon sobrang usong-uso na yung pakita ng ano, yung kigul. Merong koala sa kahoy. Wait, sa guys. Koala ba ikaw? Koala! Ang cute! Yan siya, guys. I-zoom ko, ha? Merong koala! Ang cute! Nandun talaga siya sa tuktok. Ikaw na talaga, koala. Ayan! Kita nyo ba? Kumakain siya! Nasa tuktok talaga siya, na kahoy siya na talaga, baka mahulog ka dyan. Uy, buang tong kuwalang to ay. Ganito yung itsura ng top ng isa, guys. So, kasyang-kasya siya, oh. Tapos, nakakalabas talaga siya ng tan. Meron pala ako, guys. Tinry ko yung bottom nito, like, ano lang, na meron pa rin akong suot. And, kasya siya. Tapos, high-waisted din siya. Yung may paano siya, may pascalop. Okay, actually, yung bottoms nito, akala ko hindi magkakasya, pero kasya siya. Kaya lang, sobrang exposed yung lubot. Dapat, like, sobrang lakas ng loob mo talaga magpakita ng kigol. Pero ito yung isa sa extra small nila. And kasya naman siya. Maganda. Guys, ang ganda nito. Grabe. Partneran mo to ng high-waisted na denim shorts. Like, hinai-waist ko yung shorts ko. Pero, okay lang silang dalawa. Pero mas maganda to kapag denim shorts. Tapos medyo may rip yung denim shorts mo. Sinukat ko yung ito niya. Kaya lang hindi masyadong naaayos yung sukat ko ngayon sa mga bottoms. Eh, kasi nga, sinusukat ko siya over sa like undergarment na suot ko ngayon. Kasi nga meron ako. Pero kasya siya. Kasya siya, guys. Maganda to. Parang weird lang siya kasi hindi siya high-waisted. Pero hindi din siya like hipster. Alam mo yun? Pero ito, sobrang kasyang-kasya. Ganyan yung likod niya, oh. Natatay mo siyang ganyan. And sobrang hapit na hapit talaga siya dito. Like, ito talaga yung totoong extra small. Kasyang-kasya talaga siya. Tapos, wala, makaka-move ka freely. Sobrang ganda nito sa tan na mga kulay. Ang ganda din ng combination ng color niya. Peach. Peach ba to? Yeah, peach. Tapos, orange. Yung baba, ganyan siya. Orange. Tapos, peach yung likod. Medyo maluwag to. Yung dito, kasyang-kasya. Pero yung bottoms, maluwag. Ano, kasya to sa extra small or small na matatangkad. Sinabi kong small kasi, ano, stretchable siya eh. So, kung small kayo, tapos maliit naman yung hinaharap nyo, kasya nyo sa inyo to, guys. Small naman talaga yung size nito. Pero dapat matangkad. Kasi, ano siya, medyo mahaba siya dito. Isa din to sa mga extra small nila, guys. And sobrang kasyang-kasya siya. As in, sobrang kasyang-kasya. Ang sexy pa pati ng likod. One piece siya, tapos meron siyang medyo ruching dyan. So, meron siya pag ganun-ganun. Ang sexy niya, tingnan. Another extra small na sobrang kasyang-kasya sa akin. Nakakatuwa na ang dami na nilang extra small na like, kasya talaga, hindi siya malaking extra small. Tamang-tama siya. Oh, ganyan yung likod. Ito na naman yung pa-design na pa-ruffle na ang ganda-ganda. Tapos, yung bottoms niya, pakita ko sa inyo ng slide. Meron akong mga marks dito galing sa shorts ko. Pero ganito yung bottoms niya, guys, oh. Makikita niyo yung panty ko sa gilid, eh. Pero yan, oh. Ito na yung last na kasya sa akin. Yung iba, malalaki na siya, guys. Pero tingnan niyo to. Pwede na siya ng top lang. Kahit na swimwear siya, pero pwede mo siyang suotin na top. Tapos mag-shorts ka. Suot-suot ka din yung partner niya na ano, guys, bottoms. And kasyang-kasya. Medyo makigol nga lang siya sa likod. Actually, it's, yeah, makigol siya. Pero okay lang siya, kasya siya. In fairness sa kanya, ang ganda nito, ha? Tapos, ang ganda talaga ng quality, promise. Ang ganda. I-leave ko yung links ng mga items sa description box if interesado kayo, guys. Lalo na sa mga extra small dyan na nahihirapan maghanap ng mga swimwear. Guys, ang lamig do. Sana hindi ako magkasakit, nakakaloka. Kasi wala, hindi naman naka-on yung AC namin. I-go through ko yung mga ano, guys. Ito, meron ako isang malaking bag dyan. Puro yung damit. Tapos itong dalawang boxes na to, i-go through ko sila. So hindi pa ako nakapag-declutter ng closet ko. And yung goal ko is ma-declutter ko siya before ako umuwi ng Pilipinas. Eh, sobrang busy ng weekends namin kasi diba nandito pumupunta sila manay. So hindi ko talaga siya nagawa. At saka during the week kasi, instead of mag-declutter, nag-upload, nag-edit ako ng videos para ma-ready yung videos ko during the weekend kasi nga may mga bisita. Yung gagawin ko ngayon is i-go through ko lang to kasi hindi ko na maalala kung anong mga laman niyan. I-donate na kasi sana to ni Dance, pero sabi ko hindi ko pa kasi alam, hindi ko sure kung ano talaga yung mga laman ng mga nandito. Alam niyo, feeling ko ito yung mga damit na ano, parang gusto ko.
pero hindi kasya sa akin. Pero gusto ko, and gusto kong i-ano, i-alter. Yes, feeling ko ito yun. Kasi ito, gustong-gusto ko to siya, oh. Gustong-gusto ko itong kulay nitong isa. Kaya lang malaki to sa akin. Oh yes, ikikip ko to. Ang ganda kasi nito. Tingnan nyo nga yung kulay niyan. Okay, yeah, ikikip ko to siya. Tapos i-ano natin ito. Yeah, okay, ipapakita ko sa inyo kung paano ko yan ayusin. Ano pa yung mga nandito? Parang tinahi ko to. Tinahi ko to siya, guys. Yes, tinahi ko to. Pero hindi ko nasuot. Ganyan siya, oh. Tinahi ko yung gitna. Tingnan nyo. Oh. I-keep ko to, be. Ano ba yan? Hindi na ako makikip, eh. Kasi ang dami ko ng dami. Alright, nag-go through ko siya, guys. Ito, idodonate siya kasi mga damit siya na nagamit na. Yun naman, mga bagong damit na ipapacheck ko sa mga inday kung gusto nilang i-keep or depende na sa kanila. Kung ayaw nila, ilalagay natin yan sa ating future balikbayan box. Ito nakita ko, magandang jumpsuit. Ibibigay ko kay Miss. And then ito, para sa mga boys. Guys, nasa declutter mode ako, guys. Ito yung nasa first na drawer ko, mga pantulog to. So, i-declutter ko lang yung mga pantulog, i-keep ko yung mga gusto ko lang talaga at saka yung mga ginagamit ko. Kailangan kong maging brutal sa pag-declutter ng mga damit kasi hindi ko na naman maklose yung ano ko, yung drawer ko. So, I will get rid of the stuff na parang hindi ko nagamit matagal na. Ito, ginamit ko siya recently lang. Nung actually nag-vlog ako noon, hinubad ko to actually kasi makati siya sa katawan, guys. Ito yung ano, galing Target na pantulog. So, hindi ko na siya gagamitin. Lagay ko to dito. Siguro ko yung goal ko today, kasi wala naman talaga sa plano na magde-declutter ako today. Yung goal ko lang is, kapag napuno na yan, magsa-stop na ako. Itong mga ganito, hindi ko alam kung ikikip ko. Na bili ko to sa Aerie nung nasa US pa ako. No, Victoria's Secret pala to, extra small. Kaya lang hindi ko talaga siya nagagamit do. So, ilalagay ko siya dito, eh, kasi hindi ko talaga siya nagagamit. Paksaya lang siya ng ano, space. Ito naman, ma-comfortable to, and kailangan ko to sa winter, pantulog to, so i-keep ko to. Ito yung pantulog na galing Zaful. Comfortable ito siya. So, i-keep ko to siya. Kasi marami pa akong mga damit na nasa box pa. Hindi ko pa siya malagay sa closet. Kasi ang dami na sa closet. Hindi na magkasya lahat. Yung mga t-shirt na hindi ko man nagagamit masyado. Uy, yung mga pambahay lang ba? Ito, gusto ko actually to. Maganda yung fit nito. Yan. Tapos napaka-comfortable niyan. Ito, matagal ko na ito, hindi nagagamit. Ito, alam mo, kinikip ko lang talaga to kasi binili ko to sa Thailand no first time nag-meet kami na Dan. Pero hindi ko siya bet. Hindi ko na rin siya masyadong ginagamit. Yeah, kailangan ko na talaga. Hindi ako sentimental na tao, guys. Itong maganda to sa summer, itong pantulog na to kasi manipis lang. Siguro same lang to ng isa, pero itatry ko pa rin. Kapag makate, i-ano ko. I-dispose ko. Ito maganda to. Bigay to sa akin ni Mary. Thank you. Meron siyang mga cactus at saka pineapple. Magagamit ko na finally itong hangers na binili ko sa Kmart. Ang tagal na nito sa akin, guys. Ngayon ko palang magagamit kasi ngayon lang tayo nakapag-declutter. So, ito yung $9 lang. Tapos meron na siyang 30 hangers na velvet. So, magagamit na natin siya. Ito yung mga damit na dyan sa first na hinahang, doon ako naghahang ng clothes. Ito, ang ganda pa naman sana nito. Binili ko to sa Bangkok. Kaya lang maliit na siya sa akin. So, I have to get rid of it. Lagay ko lang dyan yung hangers. Dito. To. Buti na lang itong isa kasya pa. So, ihang natin to. Lalo na ngayon, patapos na yung summer. Hindi ko na kailangan kasi, again, magiging brutal tayo, guys. So, kapag matagal lang hindi sinuot, wala. Dispose agad-agad.
update. I'm getting rid of all those guys. Tapos, ito yung mga natirang hangers natin. And, pakita ko sa inyo. Ganito na siya. Kanina, punong-puno to, guys. Tapos, nahihirapan ako mag-add ng more pa ngayon. Yan na. Like, less than half. Yes! Yung pag-organize ko din sa kanya, ginawa ko yung, nandito yung mga walang sleeves. Tapos, ginagawa ko siya from lightest to darkest. Ganun. So, ito mga spaghetti strap. Tapos, dito mga sleeveless lang. Tapos, hanggang sa may mga sleeves. Pero, ano pa rin? Lightest to darkest. Yan, may mga sleeves. Tapos, dito yung mga mahahabang sleeves. Pero, yeah, yan lang. Next naman is ito, guys. Marami-rami siya. So, yes, gawin natin ngayon na. Dito na tayo sa area na to, guys. So, dito ko nilalagay yung mga maxi dresses ko, yung mga long cardigans ko, kasi ito yung pinakamahaba. So, na-declutter ko na siya. I got rid of a lot. So, it's so good. Nilagay ko muna siya dito kasi nga hindi ko abot. Gumagamit ako ng stool ngayon. So, yung gagawin ko is same thing. Punta ako sa like mga spaghetti strap, tapos lightest to darkest, tapos yung may mga sleeve, lightest to darkest, ganun-ganun. Yung mga cardigan, ilagay ko sa likod lahat, so para alam ko na nasa likod lahat ng cardigans. Yun na lahat, guys! Kanina punong-puno to. Yay! Yung lahat. Ah! Nakakatuwa. Yung mga nandito, gulo-gulo pa, mga bags. And ito, hindi ko sure kung nakikita nyo, pero marami akong mga drawers dito. Ito yung na-declutter natin kanina ng mga pantulog. Pero, meron pa akong apat at saka marami dito sa kabila. So, tatapusin ko itong mga nandito. Mga long sleeve to, guys. Mga jackets, mga coats, mga makakapal na cardigans. And I think dito muna tayo magsa-stop today. So, kunin ko lang to lahat. Lagyan natin doon para ma-declutter natin ng maayos. Ay, hindi ko abot, beshi. Gabundok, guys! Mga makakapal kasi to, so gabun. Hala, ah, akala ko ubus na yung hangers ko. Hala, ito na yung panglimang pack. So, feeling ko okay lang. Yung goal ko kasi is, kung ilan lang yung hanger ko, yun lang dapat yung damit ko. And so far, we're doing really good. I'm not sure, hindi nyo makikita, pero nandun, ang haba na ng pile natin na mga damit na hindi ko ikikip. So far, nakagamit tayo ng ilang hangers na ba? 30, 60, 90? Ah, hindi pa 90 kasi meron pang apat na nitira dito. So, nakagamit na tayo ng 86 hangers so far. Meron na lang tayong 34 hangers na natira. So, dapat 34 lang yung ikikip ko galing sa pile na to. Mostly, sa mga damit na yun, may mga tags pa. Hindi ko pa nagamit talaga. So, inisip ko, sa tagal na nila sa akin, hanggang ngayon, hindi ko pa sila nagagamit. So, I don't think gagamitin ko sila at all. Alam mo yun? So, kung yung damit nyo, ang tagal na sa inyo, may tag pa rin, like, nakatambak lang dyan ng ilang buwan, ilang taon na, hindi nyo pa nagagamit, malamang, hindi nyo talaga siya gagamitin, no? Guys, we did it. Naubos yung hangers. Dandun lahat. Meron lang isa na hindi velvet yung hanger. So, nag-cheat tayo ng isa lang naman. Mabigat kasi yung coat. Parang hindi kaya ng velvet na hanger. So yung ginamit ko is yung wood na hanger. Kasi mabigat siya. Pero, yun! Natapos natin. So, 34 ba yun? 34 pieces of clothing yung nandyan. And nandun yung pile natin na
we will get rid of. Like, ang dami niyan, guys. Tingnan nyo. Hanggang galing sa baba. Ayan. Marami yan. Tapos, yung mga hanger na luma, nilalagay ko siya dito. Baka ilagay ko to sa ating future, ano, balik-bayan box. Kasi wala, hindi naman sila sira, diba? Sayang naman. Punuin natin tong bag na to, guys. Ito yung donation para sa Red Nose. So, they accept clothing and collections. Ano yung sabi kanina? Clothing and selected household goods collection. Please fill this bag with your quality clothing, shoes, homewares, books, toys, and other household items. So, pupunain natin to. Huwag kayong mag-alala. Marami pang matitira after natin to punain. Marami pa tayong matitira sa balikbayan box. Kasi wala pa akong balikbayan box. Eh. Kailangan ko pa bumili. So, punuin natin to. The collection is Thursday. So, ilagay natin sa labas. Bukas. Bukas. Ano ba tayo ngayon? Wednesday tayo ngayon? Yes. Bukas na. Tapos na, guys. Ito yung itsura. Yan. Yung mga hindi gaanong makapal na pang-winter, nilagay ko dito. Like, itong mga ganito. Nilagay ko lang siya. And ito yung mga pang-summer natin. Oh, di ba? Kunti lang. Yan lang sila. Nandun pa pala. Mga maxi dresses. Pero yeah, it looks like that. Yung kulang na lang is ito. From here to there. And then ito. So see? May naglalabasa na, guys. Pag in-open mo yan, tang-da-da-dang-da-dang! Sobrang full. Pero maya na yan. Kasi, ano na, mag-alasays na, guys. Kailangan natin magluto ng dinner. Meatballs tayo, guys. Para madali lang. Late na kasi. Ganyan lang karami. Mga 10 minutes lang to. Tapos na siya, guys. Yan na yung itsura. 10 minutes later. Lima lang daw yung kay Dan. So, kunin natin yung mga malalaki. Na lima. 3, 4. Ayan. Sa akin na to lahat. Meron akong rice dito. Yung gravy na niluto ko, yung ano, guys, yung IKEA na gravy. Mas masarap actually yung ano, yung Del Monte ba yun na pinakita ko sa inyo. Kaya lang, ayoko namang ubusin yung gravy lang sa packet. Ipang ano yun, ipang chicken. Alam mo yun? May butter ng chicken. Kinikuha ko yung gravy lang. So, this time, yung ginawa ko is milk lang yung nilagay ko. Hindi ko siya nilagyan ng full cream. Milk lang. And feeling ko mas masarap kung tubig lang. Hindi ko pa yun na-try. Pero itatry ko siya next time na mag-meatballs tayo na tubig lang yung ilalagay ko. Pero ito yun, oh. Masarap kasi siya doon sa IKEA talaga. Sobrang sarap. Pero hindi ko alam kung, like, ito talaga yun. Kasi iba eh. Iba yung lasa. Mas masarap pa rin talaga yung gravy ng Del Monte, guys, kaysa sa yung IKEA. Pero again, itatry ko siya ng tubig lang. Kasi feeling ko yung milk yung dahilan kung bakit hindi ko siya masyadong gusto. Pero yeah, next time kakain tayo ng ano, ng meatballs, try natin siya with tubig lang. And mahaba na tong vlog na to, guys, kasi nag-declutter tayo kanina. Ito na yung vlog. I-close ko na. Thank you so much, guys, for watching. Please like this video kung na-enjoy nyo, guys. Please subscribe if you haven't already. I hope to see you guys on my next one. Be good. Bye. Good night.